dito ang nagsimula ang lahat. Ganito kasi yun. Bale, nung kumain kami dito nung tropa ko na Indiano, na si Greg, nakakita siya ng isang bandan na nakalagay, Pinoy at ECU. Tapos, ngayon, ako naman, tinry ko na tignan yung FB page nila. Ayun, siya pala yung gumawa nun, siya yung admin. Chinat ko siya, and the rest is history. Dito kami madalas maglaro ng table tennis. Diyan ko siya laging natatalo. Diyan siya lagi sa akin. Lagi kasi kami nagpupustahan doon sa may bus. So doon yun. So dito na ako ngayon sa Kuala Lumpur International Airport sa ano ko, connecting flight yung nasagad ko. So, mamaya pang mga alas 6 yung next flight ko papuntang Manila. Ang masasabi ko lang, talagang mahal mo pag nabil mo na right time, right moment. Tapos lahat, maraming dumating na blessing galing kay God eh. Nagka-trabaho tayo, naging PR, sunod-sunod. Parang ito na talaga yung parang sign na sige, ito na. Kailangan na natin mag-settle down. Short nga lang yung 3 taon na nagkasama kami. Pero yung 3 taon na yun, sobrang siksik na siksik yun. Lahat halos ng marami kaming napagsamahan na talagang masasabi ko nag-enjoy kami. Talagang masasabi ko na na-compliment namin yung isa't isa. Kaya nasabi ko na parang kami talaga yung para sa isa't isa. Kami talaga yung tinatahana kasi sobrang nako-compliment namin isa't isa eh. I mean, yung mga weaknesses ko, ginagawa niyang strengths. So, na-develop talaga ako nung naging kami. Nag-improve yung buhay ko, nag-improve yung pagkatao ko, lahat parang sunod-sunod. Natin. Sige ko ngayon kung anong magiging tsura. Ito siya. Box. Ito nanginginig pa ako. Pinakabahan ako. Tcharan! Ba, maganda. Okay naman siya. Subukan natin. June 29, 2019. This is the moment. Ito na ang iniintay kong sandali. Sinadya akong supresyahin siya doon sa venue ng birthday party ni Papa niya. Dating ko lang galing Manila. Ang haba ng flight ko, 8 hours. Pupunta ako dito para mag-propose kay Abigail. Ayun, so 2 hours pa lang tulog natin. Tutulog ko. Dito na kami sa venue. Kinakabahan ako. Hindi ko alam. Sana mag-guess siya. So ito na, sigurado. Gulat ka dito. Wow! Whoa! Di niya alam na nakipagsabuatan ako sa mga mahalagang tao sa buhay niya, sa pamilya niya, sa ate niya, sa lahat ng mga kaibigan niya. Tsaka syempre sa production staff sa party. Syempre, inuna ko muna yung mag-propose bago dumating yung mga guests. Para naman kiligin siya. Tsaka para makauwi na ako agad. Saig pa ako.
Come here. Let's make it official. Will you marry me? Kasi, bakit ka nandun? Siyempre, flowers. Gulat ka? Ganong umiyak? Alam ko na bakit nagbibigay sa akin ang bulaklak mo. She said yes. So, una sa lahat, ano yung reaction mo nung binibigyan ka ng flowers? Parang alam ko na kasi, dahil bakit ganun, may music, ba't may flowers, hindi ko naman birthday. Kaya parang alam ko na, alam ko na. Pero alam mo ba na nandito ako sa Pilipinas? Hindi ko alam, kasi galing mo magtago. Sabi mo, nakatulog ka lang kagabi. Kaya, hindi ko alam. Hindi ako nakatulog, wala siyempreng wifi sa ano. Alam ko nga, kaya ngayon ko lang nare-realize kung bakit. Ayun. Ano, kamusta yung, nagustuhan mo ba yung singsing na pinili ko? Ganda, medyo maluwag lang. Ah, ganun ba? Kasi ang ala ko, sinusukat ko sa'yo yung ring sizer na nakakuha ko. Hindi mo talaga masusukat na ginaganon mo lang. Pero ganun maganda. Ba? Cool. Ano pa? Anong next? Anong plano natin? Wala pa, hindi ko pa. Ikaw, ano ang plano mo? Pag-usapan muna natin. Hindi ko pa alam. Kaso aalis ka na agad eh. Ba't magkasabay naman tayo aalis? Ano pa? Ano oras ka dumating? 12:30 ako dumating. Ano oras ka nandito sa Bulacan? Dito sa Bulacan, technically, siyempre dalawang beses, dumaan kami dito kahapon eh. Inalam mo yung venue kung saan? Hindi. Dumaan kami kasi nadaanan. Tapos? Dahil papauwi ng Muñoz. Tapos? Tapos umuwi muna kami. Galing ka pa Nueva Ecija? Oo. Mula airport, diretso kami. Mga 1 p.m. Sa nanay tatay? Alam nila? Oo, alam nila. Alam ng mga nasa Perth? Oo, alam nila lahat. Sino nakakaalam? Sila Kuya DR, sila Ate Bea. Lahat, pati yung mga tatay niya. Pero alam mga, hindi ko na nasabi sa mga friends natin. Sa office namin, alam, syempre. Anong masasabi mo? Na-engage ka na? Hindi ko alam. Parang ano, hindi ko pa alam. Hindi pa nagsisink in sa'yo? Hindi nagsisink in. Pero umiyak ka. Alam ko lang na nandito ka, pero hindi pa yun. Ba't ka umiyak? Naiyak tuloy ako? Iiyak ako kasi ano, kasi ba't ganun? Ba't may pa-flower sa akin? Syempre, background na mo ba naman ang kantang yun? Syempre, favorite mo ba yung kanta na yun? Ano ba yun? Buisit. Nakalimutan ko na ano nga ba? Rewrite the Stars. Ah, oo nga pala. Ayun, nakakaiyak kasi ano. Ano, magdadandalan pa ba tayo dito? Ano, okay na ba yun? Oo. Okay na ba yun? Ginawa ko lang talaga to dahil gusto niya eh. Sobra naman, video. Napakabongga naman. Hindi ko na-expect na bonggang-bonggang ganito. Pero ang galing, sobra. Galing din ng mga ano. Mga, kasi maski sila sabi, ay may surprise po kami sa birthday celebrant. Sabi ko, okay, sige. Tapos ayun. Siguro yung chinat ng tatay ko sa'yo. Nung nakita ko si Yen, yung alam ko na, mas lalong na sure. Sabi ko, ay alam ko na to. Ganun ba? Oo. Tsaka hindi ako pinapalabas nila mama kanina doon. Oh. Sabi ko, baka may guest na, lalabas na ako. Ayaw nila palabas na. Kasi, anong masasabi mo na napanindigan ko yung promise ko na sabay hindi ka na uwi mag-isa sa Perth? Kasi anong masasabi mo? Hindi, sobrang saya na ano. Sira yung make-up ko agad, simula pa lang. Hindi. Oh, yun na. Okay na. Baka sumigat na tayo. Mag-i-artista ka na.
Makalimutan mo na ako. Be, ingat.